Halos araw-araw ay may naitatalang krimen sa bansa at hindi nawawala ang pagnanakaw, hold up at iba pa. Kabilang sa mga bagay na hindi nawawala sa target ng mga masasamang loob ay ang cellphone. Kung kaya't napapanahon na umano na isulong ang insurance sa mga cellphone sa bansa bilang proteksyon na rin sa mga may-ari nito. Paul Montibon, magbabalita. Sa mahigit na 100 milyong Pilipino sa bansa at itinuturing na tax capital of the world ang Pilipinas, ang tanong, ligtas kaya ang hawak mong cellphone sakaling agawin ito sa iyo? Bilang proteksyon para rito, isang panukala ang inihain sa kamera upang obligahin ang mobile phone network service providers gaya ng Global Smart na magkaloob ng siguro o insurance coverage sa mga cellphone. Ayon kay Representative Eric Olivarez ng 1st District ng Paranaque City, may akda ng House Bill 4303 o the Mobile Phone Insurance Act, layo nitong bigyan ng tiyak na proteksyon ang lahat ng mga may-ari ng cellular phone, lalo na yung mga mamahaling uri ng cellphone. Marami kasi akong kakilala, nababasa na mga may-ari ng cellphones na nawawalan ng cellphones at ang mamahal ng kanilang mga cellphones. Wala nang magagawa pag nawala na yung cellphone nila. So, kung insured sila in yung cellphone, pwede ma-replace through insurance. Pero nilinaw ng kongresista na hindi maituturing na sa pilitan ang ipasok ng isang bumibili ng cellphone na ipasok ang kanyang telepono sa isang insurance at maliban sa binabayaran itong halaga, iba rin dito ang bayad sa insurance. Optional naman ito para sa mga bumibili ng cellphones. Tapos, optional yung insurance. Kung gusto nila magka-insurance, sasabihin nila doon sa service provider na kasama na yun doon sa bill na babayaran nila ng cellphone. Bati ng mamabatas na posible ring maabuso ang panukala ng mga mapagsamantalang consumer dahil maaaring gawing dahilan ng maito ang pagkawala ng kanilang mga cellphone para lang magkaroon ng panibagong unit ng telepono. Katulad ng ibang mga insurance companies, na iniimbestigahan mo na kung ano nangyari bago bigyan ng dapat na measure kung dapat ang palitan o hindi. So ngayon, habang gumugulong pa ang panukala nito sa committee level, nakatitiyak ang publiko na magiging mapanuri sila para maisakatuparan ang pagtaboy sa kriminalidad sa bansa sa pamamagitan ng mga mahalagang panukala. Para sa Newsline Philippines, Paul Montibon, Sunshine Media Network International.